Mapapansin nyo, kasama natin si Aling Erlinda. No? Ano Erlinda, saan po yung dating bahay? Dating ho talaga dito sa Rian. Ang kusina ko ho, sir, doon ho, sir, kusina ko, doon ho, ang aking CR. Ngayon, ito yung pati ang mahal namin ito, na nag-iba ko nila. Ito ho, kwarto ho ng anak ko. Bago ko yung mga kwarto namin, yun na lang ho ang napira. Ito ho, pinakasala. So, talo namin, bago yun na nga ako. Doon ako kami papasok, pauwi. Eh ngayon ho, kagabi, kalakay mo ng alon, nangatuya, nasira, pati mo doon sa may poso ko, nakasama noong pagsira. Ayun na ang poso ko, sir, oh. Nasira na rin, nakasama na rin. Wala. Sabihin yung dulong yun, yung parang bombahan ng tubig. Oo. So, doon kami na ikit ng tubig. Eh ngayon, ayun na siya, si Rana. Eh, wala na ulit kami magagawa. Eh, hindi mo natin alam ngayon kung ano ang gagawin namin, sir, kung paano ang nangyari sa aming bahay. Dahil kami ho, 54 taon na ho nakatara dito, dito na ho ako pinanganak. Ngayon ho lang nangyari to, pero taon-taon ho, binabagyo ho to. Taon-taon, binabagyo ho ang aming lugar, pero ngayon ho lang nangyari na nagkaganto ang aming bahay. Kaya hindi ho namin maiwasang humingi ng tulong kay Presidente Duterte dahil kailangan ho namin sa barrio namin ang breakwater. Sana po matugunan nyo Presidente Duterte ang breakwater na hiningi ng aming barrio para ho ang buong barrio namin sumula doon sa dulo hanggang dito maraming pamilya na nangangailangan ng breakwater namin dahil sa terminal. Sana po maawa kayo, Presidente Duterte. Paano ho kayo nakakatulog yan? Eh sir, hindi ho kami makakatulog kasi sira ho kami. Ang bahay ko, wala ho kami tutulugan. Wala ho rin kami panggastos kasi ho, ang asawa ko ay mangingisda lang.
Eh, kaya sana ho, yung may puso na tao, magandang puso na tao, sana nyo matulungan nyo po kami. Dahil talaga ho kami, labing dagat, ang binubuhay namin ay sa pangingisda lamang. Sana po matulungan nyo kami at bigyan nyo kami ng kaunting tulong para man lang sa pagkain namin. Salamat po ah. Dati ito, papatid nyo, ito kwarto po, ang kwarto. Yung kwarto nila yan ngayon ah. Ayos. Ito kayo natulog pansamantala. Hindi pa rin ba kayo natatakot ay ilalim nito ba parang wala nang bato? Ayun nga, baka umamaya pag ituloy ko muna, wala na ho kami tutulugan. Mag-iingat po kayo, ako dapat iniiwas ako kayo rito sa lugar na to. No? Baka wala nang bato ito sa ilalim. Wala kami panggastos, kahit ano, yun na ang binigay ng mga tao na panggastos namin. Hindi si gas, grocery, sa aming barangay. Di ba paano? Ay, yung pangailangan namin sa ibang bagay, wala ho kami. Itong lugar na to, papasin nyo itong ilalim na tinatayuan namin, no? Para na wala na atang kundasyon to. Kaya, ayan, no? Malungkat na lahat. Wala na. Itapos na. Hanggang ilalim. Wala na. Dito na po kayo. Dito na po kayo.